Ma non ci che cordone. Yung whisky mo sa cordone nun. Ma maganda po yung verde compost. Verde cas kapag po kayo ay nag-exercise ng organic farming. So ako po yung ginagamit ko ay chicken cordone. Meron nagtatantili niya. Pasaran mo dito yung tapos sa ipanakalay 20% gain. So 60 nabuwagat na lupa, 20% chicken butter, at 20% ay panang palay. So ngayon ay mag-aaloy na yung tatlong composition na ito, no? Ating ipanang palay na 20%, tapos itong ating chicken butter, another 20%, no? Napakaganda po ng kombinasyon na ito, no? Lahat po ng ating mga tayo na alaban ay ito pong lupang ito ang ating composition. Mag-aaloy po ngayon mabuti ito, no? Aluin ang aluin hanggang mix na mix po siya bago po siya tamnan, no? Ang anumang uri ng alaban tulad ng ating itatarim na karot, no? Yung buwagat ng lupa po ay mapapanatili pong magiging maganda yung tubo ng mga halaman, no? Yung pong iba ng palay ay magpapanatili po ng moisture content ng lupa, no? Hindi po magiging siksik yung lupa mo kapag po kayo naglagay ng iba ng palay. Pwede po pong sulugin yan, ano? Carbonize, pwede pong i-carbonize, ano? Pero ako po, madalas ay hindi ko na sinusunog, no? Hindi ko na kinakarbonize. Tapos yung chicken maroon naman po ay siyang magsisimbi namang fertilizer niya, no? Mga nutrients sa ating mga tanim na halaman. Kapag na-mix na po ng gusto, na anong halo na, ay lagay nyo na po sa inyong pagtataniman, no? Dito po sa ating 10 liters empty bottle ng mineral water. So dito po tayo magtatanim ng carrot. Dito po, dito po buwagag na buwagag po yung lupa. Nang sa ganon ay kapag magkaroon po ng laman, ano? Habang lumalaki at unti-unti magkakaroon ng laman yung tanimang karot, ay maganda yung kanyang ilalaman, ano? Malalaki. So yan, huwag itong mahapon na ng gusto, ano? Hanggang parang tinignan po itong ating bote. So ito po yung ating lupa, ano? At sa santangkal din po, ano? Santangkal, yung lupa na may nalihan sa bote. Kapag po nagkaroon kayo ng yung karot ninyo ay nagkaroon ng laman na isang tangkal, maganda na po yung performance ninyo. So habang hindi ko po siya pinuno, ano? Magkita po ninyo, hindi ko siya pinuno. Hanggang tinig lang po nitong 75% po, no? Ng ibabaw na bahagi ng ating bote ang aking lagyan ng grupa ng sagano kapag pag lumalaki siya, hindi ka pa pong maglagay ng fertilizer, natural fertilizer, ano? Tulad po ng chicken maroon o kaya vermicast. Meron po kayong vermicast. So ngayon po ay magtataniman tayo ng ating karot, no? So ito po ating karot natin ay po yung kanyang buto, ano? Maliit po yung kanyang buto, no? Sa isang buti po na ganito, pwede po kayong maglagay ng apat na buto itong karot. Kapag pumupulahan, okay lang po yan, no? Pero magagaranti ka na may tutubo na. Kahit dalawa lang po yung tumubo, maganda na, no? Yung performance po ninyo. At kapag pwede rin kayo ng apat dyan, enough na po para sa buti niya. Ito po yung kanyang pinaka-seeds, no? Ano natin si Liso din karot siya? Sila? Ang dami po nila, no? Marami na po kayong matatagnan, ano? Pagpagpubili po kayo ng isang pakete, no? Sa mga magtatanong po, sa pwede po binita sa mga supermarket po, ano? Meron po nito at saka sa isang plantasary, no? So, pupunta tayo ng apat na seeds, ano? Yun, so yun, apat na seeds po. Pwede nyo pong pasobrahan, ano? Kasi ilipat na lang po ninyo kapag tumutulahan, no? So, ito po ay
ating mga seats, ating itatanim dito sa ating 10 liters na empty bottle ng mineral water. So tutusukan po kayo ng 1 inch, ano? 1 inch na pagkakaiwan-walay sa 2, 3, 4. So yung 1 inch na yan, tapos sa lugar lang po ninyo ng seats, ano? Yan. Dito sa kabila, ng butas. Yan. Dalatan po yung tagay ko, ano? Kapag tumunan po lahat, mas maganda. Yan. Tapos yung dalawa pa. Okay, tapos ay takpan lang po ninyo ngayon ng ganito. Yan. Takip sila. Yan. So ito na po yung ating bagong tanim, ano? Direct planting na karo. Kapag tanim po nilang ganyan, ay pinigyan po ninyo, ano? Ng parang bisik-bisik lang. Ang maganda po yung pagdini ay ganito po na sprayer, ano? Bisik-bisik nyo lang po. Nang sa ganon ay hindi sila maipit at masobraan na pumunta ng todo sa ilalim yung ating bagong tanim na direct planting na karot. May ikutin nyo lang po siya ng ganyan, ha? Ayan. Tuwing umaga po, itigal po ninyo sila ng ganyan hanggang hindi sila nag-i-sprout o tumutubo. Hindi sila pahinga. Ang karot po kasi within 5 days to 1 week ay tubo na po yan. Ano? May panari. Kung nakita ninyo, natubuhan na, pwede na po silang direktan paarawan, no? So, dapat po ang karot, 6 to 8 hours a day ay naarawan siya. Kapag hindi po siya naarawan, ay lumilikit po, ano? Pansot at saka payak, ano? So, dapat po ay naarawan yung ating mga karot. So, yun po, pinag-iyan, talagin na po natin ngayon sa isang bilid, no? After 1 month po ng kanilang pagkakatanim, direktang pagkakatanim, ay ganyan ang malaki ang iyong mga karot. No? So yan ay 1 month old na karot. After 40 days, ganyan na po sila ang malaki. Huh? Ang ugat din yan, mawalit yung unong day. 40 days na ating karot. After 50 days, yan, ganyan na po ang malaki. Yung karot. After 70 days, so yan na po, ano? Mayroon na po silang magkakaroon siya ng laman. So yan po, nakausin na po yung ganyang laman. So 70 days po ng ating karot. So yan lang po, kasimple, ang pagkatanim at pag-aalaga ng karot. Within 90 to 120 days, ano? 3 months to 4 months, ay pwede na lang umani ng iyong sariling tanim na karot sa mga pet bottle na self-watering. Tumpay natin din po kayo, no? Ngayong araw na ito, kaugnay po ng pagpatanim ng karot sa pagkakasaka reporter. I-share nyo po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapagana, itong ating video sa story na ito, itong ating video. Nang sa ganon ay marami na tayong maabot at patulungan na ating mga kababayan. Papalagan natin po natin ang organikong pagsasama sa ating bansa. Ito po ang solusyon sa kahutuman na naranasan ngayon ang marami nating kababayan. Ito po ang solusyon din ang pagtatanim ng sariling pagkain ng mga pagkain sa board sa malnutrisyon ng maraming kabataan. Kaya magtanim po tayo, no? Plant, plant,